Hello once again mga kalaro, andito na naman ang inyong mga sportito para sa isang gabi ng kwentuhan, kantsawan at kulitan dito lang sa Laro-Laro Lang. I'm Chief Bisdak Joel Parcon at kasama pa rin natin the daddy dribbling all the way from Canada, Mr. Excited Gary Villanueva. Hello everyone, good evening, good morning, eh? Yon, andito rin ang ating expert sa pagmimiron, si Coach Miron Noy Africa. Hi, hello everyone. Good evening, good morning, eh? And of course, hindi magpapahuli. Ang master ng pasabog, ang pinaka-romantiko sa aming lahat. Walang iba kundi si Mr. Pasabog, Farley. Romantiko! Agila! Good evening. Formalo ako ngayon, Formal. Dahil sa guest natin, Formal. Good evening o sa lahat. Okay, mga kalaro, tonight kasama natin ang tinatawag na point laureate ng PBA dahil sa creativity, elegance at intelligence niya as a ball handler and point guard throughout his career. Dahilan kung bakit nabibilang siya sa 25 greatest PBA players of all time. He is a three-time PBA champion, twice with Shell, where he formed half of the dynamic duo compared famously to the John Stockton-Karl Malone tandem of the Utah Jazz and one with Pure Foods to cap off an illustrious career where he ended up third on the all-time three-point shots made and eighth all-time in assists. He is also a UAAP champion as a player for the UP Maroons and an NCAA champion as a coach for the San Beda Red Lions. That's not all. He is also a four-time PBA Mythical Selection member and seven-time PBA All-Star. And of course, he played for flag and country sa Asian Games noong 1986 sa Seoul when the team won the bronze medal and in 1990 sa Beijing when they bagged the silver. Mga kalaro, let us all welcome Coach Ronnie Magstano. Coach, good evening and welcome to Laro Laro Lang. Good evening. Salamat sa... Good evening, Coach. Good evening sa akin at... Natuwa ako sa pag-introduce niyo sa sarili niyo dahil ngayon ako narinig. Pero salamat din sa matalinhaga at mabulaklak na papakilala. Pero mas nagustuhan ko yung A. Canadian A. Ito ko sa pinapunapunod A. Diba? Hey. Nice to be here with all of you. Maraming salamat, kamusta, Coach? What's been keeping you busy lately, Coach? We have been back to practice already since last week. Trying to prepare kung ano man yung magiging eventual decision kung paano gagawin yung unang conference ng 46th season ng PBA. And also trying to reorganize the Olympic qualifying team for the 3x3 competition na lalaban sana sa May sa Austria. At pinaghahandaan din namin yung tatluhan sa PBA that hopefully will roll along in the next month and a half depending on the quarantine level of NCR this coming March. So yun, pero ang pinaka-importante yung pinagkakabalaan ko ay yung pag-aalaga ng aking apo. Sabi ko. Sabi ko, pakilala na naman yung bisita natin sa tabi nyo kapag tatanungin namin ang pangalan. Kaya, meron pa rin po, huwag mo tatanggalin na. Baby shark. Ang dami maraming kasam. Basi po. Tanggalin niya. Ayos. Pag gusto niya maglaro, sabihin nyo lang, meron tayo nito. Pabal. Sabihin ng mga televiewers natin, uy, napaka-creative naman ng kwarto ni Coach Ronnie. Young at heart. Pagkalimutan si Groot. Favorite niya yan. Si Groot? May Groot pa. I am Groot pa talaga. Ano pa? First time yan, ang dami nating guests though, di ba? Oo. Oh, international team. Isa, hindi lang dalawa. Sobrang dami natin. Hindi mo sila kailangan i-mute. Okay sila. Eh, tawag-tawag wow. Yung mga katabi ni Coach, yung mga memories or parang pag-childhood niya. Coach, matanong ko, usually natanong ko sa mga guests natin, was basketball your first sport or your first love? Paano ba nag-umpisa? To answer your question, frankly, oo talaga, childhood heroes ko sila, atoy ko, sila Mon Fernandez, sila Abet Gidaben,
sila Freddy Ubalde, Philip Cesar, Francis Arnaiz. Sila yung mga nakagisnan ko eh. So pagbukas ko ng TV, maski na puro replay, meron dating palabas sa tuwing 7 a.m. ng umaga, parang greatest moment in sports. So ang pinapalabas doon is yung mga national team. Hindi naman siya lumang-luma dahil nung mga panahon yon, hindi pa luma. Bago-bago pa. Sa kanila, oo. Ah. Kaya, hindi ko naman alam eh. Sa akin, sila lang yung nakikita ko dahil dati ang channels lang. Lima, apat o lima eh. Lima. Yung sports, doon ako. So, it's either bago ako pumasok o pag hindi ako pumasok, yun na napapanood ko. So, nakikita ko sila. And then the PBA was born. So, sila talaga yung talagang hanga ako dahil nakikita ko sila competing against yung sa international stage. Tapos nakikita ko na napakagagaling talaga nila. Saka ano eh, mataas, sobrang taas nung tingin ko sa kanila kasi parang napakadali nung ginagawa nila. And that made me really interested kung paano na ititira ni Atoy ko ng fade away, 1-5. Kung paano na iraraning shot ni Coach Sally Jaworski ng banda na isang kamay. Kung paano napapasa ni Mon Fernandez ng hindi naman siya point guard pero naibababa niya yung bola, nakakagawa siya ng discard and so on and so forth. So, ito yung mga talagang, kumbaga, umatak sa akin dun sa sport. And more than that, nakapag-aaral kasi ako sa San Beda ng bata. Yan yung nilalaro ng mga higher grade or upper classmen, ika nga, doon sa court. So, yan din yung nakikita ko talaga kaya naging influence sa akin na malaki, bata pa lang ako. Chris pa ka ba ng coach o Toyota? Chris pa ako eh. Kaya kaya pala. Tour ng PBA Legends Tour. Initially, ang kumuha sa akin ay Toyota. Nasa Toyota team ako eh. Tapos, nun, nakakapag-usap kami nila Coach Atoy sa airport. Nalaman nga nila yung kinukwento ko sa kanila dahil hindi ko naman sila kilala personally. Before 2007, di ko sila kilala eh. That was the first. Oh, talaga? Ng PBA Legends. Kinala ko sila pero in passing, hindi nakakausap. Pero dahil sa yung flight namin to US, involved a 10-hour layover or stopover sa Taipei para mas mura, para mas makabawas, nakapagkwentuhan na kami ng buhay ng may buhay doon. So bago dumating sa Taipei, nakuha na nila ako sa aeroplano, nakalipat na ako sa Crispa. So... Betrayed yung uniforms kami ng Toyota at Crispa pareho eh. So, sila dun sa... Kasi yung mga Toyota at Crispa players, sila talaga yung Toyota Crispa. At yung ko, Crispa, Juan Fernando, Toyota, for example, King, ganyan. Pero kami nila Cup, yung mga bagong retired, to reinforce para pag napagod sila, kasi nga, 2 linggo yun, kami yung maglalaro. So, kami yung mga relievers nila. So, yun, nag-release sila gusto nila nakasama. Pero syempre, I'm sure, mas gusto nila yung kampi talaga sa kanila. So, eventually, naging gano'n yung nice. Galing. At dyan na po kami nagpapaalam. Ending na, legends na yung pinag-usapan. So, a legendary, you were coached by the legendary Atoba Dolato in San Beda. Yes. Sino mga kasabay niyo nun, coach, na players na ng time na yun? Marami yun, alam ko. Mike, kung sa high school level, ang nakasabay ko talaga were able to make it to the PBA, meaning isang team, ha? Maki De Hoya, Maki, Eslana, Dong Verhere, the late Dong Verhere, Dong. Dindo Pumarin, of course, Benji Paras, Eric Altamirano, among others. Marami rin ako nakasabay na sumikat din sila. Hindi lang umabot dun sa PBA, pero magagaling. Yeah. Din talagang magagaling. Pero barely ahead of me, na naging malaking influence din sa akin talaga, sila Joy Loizaga, sila Chito. Brothers, Lito, Chito. Iviango, sila Louis Brill, yung Guzman Brothers. Yan yung mga talagang gustong-gustong-gusto ko kasi nakikita ko rin sila naglaro sa national team. Bakit? Kasi doon sila nag-i-insay sa San Beda. So I try to go to school early hindi para makapag-aral ko, kundi para mag-aral ng basketball. Bago kami mag-flag ceremony, naglalaro, nagpa-practice sila. Ang insay nila is 6:30 para hindi nila
sagasaan yung schedule ng mga teams ng San Beda. So nakikita ko sila ron. Tuwan-tuwa ako talaga kasi pinapanood ko yung ginagawa nila, tinitignan ko yung mga sapatos nila, yung mga mannerisms nila, and those were huge influences on me to try and be like them. No? Kung alam mo yung bleachers ng San Beda noon, hindi ka makapasok, nilalak yan eh, para wala nga estorbo. So pinapasok ko yung ulo ko dun sa ilalim. And, ayun, may mga sapot, may mga langgam, minsan pag minalas. So tinitignan ko, kung si Louis Brin, doon ko unang nakita si Frankie Lim. Dami-dami kong naalala were big names ahead of us. Na yun din, kasama rin yun sa mga parang childhood heroes ko when I was studying in San Beda. Then, initially, hindi naman ako nakapaglaro agad. Hindi nga ako kinuha ni Coach Ato sa unang tryout ko sa kanya. Kaya ako na volleyball dahil hindi niya ako kinuha as a player nung unang taon ng tryout ko. That was, I think, grade 2. Nung una ako nag-tryout, hindi niya ako kinuha. Nakuha niya ako the year after. Coach, wooden court na ba yan? Ha? Yan na ba yung wooden court na ba yan? Wala pa? Hindi pa. Yung una ko nakuha, pag nag-insayo kami ng hapon at umulan, binawalis pa namin yun. Semento pa yun. Binawalis namin kasi pinapasok ng tubig. Siyempre, gusto namin kung ano yung practice ng seniors, gagayahin namin yun. Yung figure of eight, yung boards, yung madulas. Sila hindi nadudulas. Kami nadudulas. So, wawalisin namin yan, mamapin namin yan. Until such time na nagkaroon ng, hindi ko alam kung sino ang benefactor o donor doon eh, pinakahoy. Hindi ko alam yung kahoy, sinigas pala ng simento. Eh, akala namin, basta ganun, the best na yon. Pero sa amin at that time, parang heaven na sa amin yon, yung ganung klase na kahoy. Tapos yung ring, wala naman kaming fiberglass, kahoy lang. Tapos ang ring ng San Beda dati was smaller. Smaller than the diameter size of the regular ring. Maliit. Kaya gustong-gusto namin, may dumadayo ng mga teams kasi hindi sila makashoot. Hindi sila makashoot. Home court talaga. Naalala ko yun kasi pag naglalaro kami sa ibang school, parang ang laki nung. Parang batsa. Parang batsa. Kasi nga, San Beda, pag tumira ka, puro ring ang tatampan mo. So, eventually, nakatulong din sa amin yung siguro. Wow, galing. And then afterwards, so, nung, I guess eventually, dred-dredge na ng high school. Pero coach, Noy, kwento mo naman kami. Nag-tryout ka rin sa team, di ba? Kwento mo, coach. Huwag na, hindi magandang story yan. Dumiretso na tayo ng UP. Coach, may question muna ako tungkol kay coach sa San Beda. Kasi na-mention niyo, coach, marami kayong kasama doon na eventually made it to the PBA. Sa high school na yan. Sa high school. High school. Sa grade ko lang kasama ko talaga, si Dindo Pumarin. Grade ko pa lang, grade ko na siya. Every year, teammate ko talaga siya. San Beda pala siya. Nag-o siya maging Lasal, San Beda talaga siya. Ang origin nila, magkakapatid, is UE. Okay. Kasi ang father nila is a legendary player from UE. Pilo. Coach Pilo. Naglaro sila ron bago sila. They move over to San Beda. Yung dalawang elder Pumarens, Franz and Derek, nakita ko naglalaro yan sa UE, high school and college, bago mag-move sa Lasal. Doon ko sila nakita. Sila yung star players ng UE. Kasi yung kuya ko noon sa San Beda na naglaro din sa juniors, lahat ng pwedeng panuuri na basketball at baseball at sports, kasama ko. Kaya mahilig ako. Tapos yung isang kuya ko naman, who is into basketball and football, sa football naman niya ako sinasama. Kaya nakilala ko sila Chris Monfort, sila Nonong Araneta, sila Hans Smith. Yan yung mga players dati. Alam mo yung Ayala Triangle ba yan? That's a football field. Sa Makati. Football field dati. Ang pangalan niya is Ugarte Football Field. Ugarte, yes. Yeah, so, it's either nasa Rizal Memorial ako, nanonood ng basketball sa Dumlao Gym o nasa Uga. Dumlao? Oo, kinakalagkad ako ng mga kuya ko kaya talagang malawak yung panahon sa sports in general. Wow. So na-expose kayo sa sobrang daming sports. Kasi pag summer time, kasi working yung mother ko noon, iniiwan lang niya kami sa school. So nandun kami mula morning hanggang hapon. Susunduin lang niya kami after work.
lalaro na namin magkakapatid lahat saan. Tennis, volleyball, football, football, baseball, shotput, javelin. Kasi nandun lang sa tabi ng court yung hiraman ng mga gamit. Eh, wala namang ibang bata. So, sa nakaibigan na lang, nagbabantay ng supplies kasi nga, nandun lang kami, nagbabaras kami, tumatakbo kami ron. Ano yan, buong-buong, halos buong summer, nandun lang kami. Kaya, dati maputi ako eh. So, isa yun yan. So, talagang yung sports talaga naging integral part namin magkakapatid yan. Parang, yun yung talagang kinalakihan namin. Saka lahat kami mahilig talaga sa sports. Although, eventually, we went on different courses. Yung kuya ko, na panganay, NCAA junior player, tapos sa college para maging scholar, softball siya. Softball player na NCAA. Yung pangkapatid ko naman, kung basketball, naging football player naman sa NCAA sa college. Ako naman, I had to move to UP. Gusto ko sana ng track at saka basketball. Pero sabi nga sa akin, baka hindi mo kayanin. So, mag one sport ka lang. Kasi sa San Beda, triple sports ako ron eh. Football, track, at saka basketball. But I ended up just playing basketball and track kasi nga sabi ni Coach Hato, baka hindi mo na kayanin yung pag-aaral. Ayoko kasi magbayad ng miscellaneous eh kasi mabigat eh. Mabigat yung miscellaneous namin yan eh. Kaya gusto ko sana three sports. So, dalawang sport, okay. Nung time mo ba, Coach, may meal allowance na ba yun? Cheat. Yung papel. Cheat lang. Yung bilaw. Pero team captain kasi ako eh. So, pag may absent, akin yun. Double meals. Kukunin ko kay Coach Ato yun, tapos bibilangin ko yun. Minsan 15 or 18. Kasi minsan may mga kasama yung statistician eh. Dalawa o tatlo yun eh. So, bibilangin ko agad yun. Absent. May absent ba? So, pag may absent, hati kayo yun. Isang sandwich, isang soft drink siya eh. Either yung ham sandwich na walang ham or o yung cheese sandwich na okay pa naman yung cheese. Basta isang soft drink, isang sandwich yan. Yun ang ano namin. Yun ang parang hindi nilalawan sa tao. Cheat. Basta cheat. Cheat. Time namin yata, Coach, ano na, requi na yun. Requisition. Sa amin, cheat. Ang sa amin, requi. Walang kanin, walang ulam. Ano lang, isang sandwich, isang soft drink. Ano yung, Coach, bawat sport mo, meron kang cheat? Yes. Dami po. Wow. Ocho, nung event ka sa track? 100, 200, 4x1. Wow. Sprint. Kaya pala. Sprint talaga. Kaya mabilis. Kaya mabilis talaga si Coach. Dati. Pero mahirap kasi yung practice yan. Saka halos sabay eh. Magkasunod yung practice yan eh. In fact, habang nag-warm up ka sa track, yung track oval naman ng San Beda is yung ano eh, football field eh. Ang kalikod na swimming pool. So pag nag-interval training kami at nag-umpisa na yung basketball, hatakin ka ni Ato. Basketball muna. Pagkatapos pag sprinting exercises na babalikan naman doon sa track. Tapos pag skipping, hatakin ka na naman ni Ato. So, eh magkakaibigan naman sila. Yung trainer namin yung coach ng track and field eh. So, ano lang, parang compliment. Coach, anong year ka sa grade school? Graduate. 79 ako sa San Beda. 79-82, grade school, high school. Kaya 83-155-73 ako sa UP. Yun. Yun. Maaga pala kitang nakilala kung natuloy ako sa Beda. Oo, oh, maliit lang ang community niyan eh. Saka magkakakilala talaga lahat. Bago yung sorry, Graya. Kung bebeda ka ba dapat? Oo, oh, yun ang choice ko eh. Beda or Ateneo. Kaso yung brother ko, yung older brother ko, pinili niya Beda. Ayoko kasi nung ano, ayoko kasi nung kino-compare. Like ano mo yung agila dun sa grade ganito. Ayoko ko eh. Kaya yun yung previous kasi wow, sensitive. Masakit eh. Masakit. Eh, Ateneo, gusto bida. Agila, eagle. Ayun. Sa akin sakto. Stupidox. Na pag ano, San Beda si Yayon. San Beda Red, Yayon. Yon. Yayon. Yon. Pero doon naman ako kinasal. Yung unang kasal ko sa San Beda. Hindi, pwede pa. Kasi, pwede pa. Ayun, hindi na. Hindi na pwede ngayon. Kaya
sa mga anak. Kaya wala na naman akong balak. Kahit pwede. So coach, eventually, high school, sino nag-recruit sa'yo sa UP? Is there a particular person na nag-recruit sa'yo? Kusa ka lumipat ng UP? O paano naman na kwento na? Yun yung time na nagkaroon ng suspension ng San Beda sa NCAA. Okay. Noon, grabe ang rumble. It's either La Salle, Ateneo, San Beda Letran, San Beda Ateneo. Basta kung sino may laro. Grabe ang kaway. So, eventually, napanood ko pa nga yan eh, yung closed door na championship na nanalo. Closed door. So, after that, nagkaroon ng suspension. San Beda was suspended. So, pangarap ko na maging doktor. So, gusto ko sana sa UST. Dati kasi, pag ang grade mo sa NCE 85 and above, qualified ka na sa UST. Ngayon, hindi ko naman alam na yung UPCAT, di ba? Hindi ko alam na ganun pala kabigat yun. So, UPCAT naman. Sabi ng mga kaibigan ko, UPCAT tayo. Okay, UPCAT tayo. So, UPCAT ka rin. Pero ang intention ko talaga is, once again, to get scholarship. Sports. So, kailangan ko talaga dahil hindi naman kami well off eh. So, bago pa lang sa lumabas yung NCE, nagpunta na ako sa UST. Nagpunta ako talaga to inquire about trying out. So, nakita ko yung athletic director, nilapitan ko. Nagtanong ako, sabi ko, open po ba for tryouts ang UST? Ang tanong sa akin, anong sport? Kasi sobrang liit ko noon. Mas maliit ako sa ngayon na eventually na kinatandaan ko na. Sabi ko, basketball po. So, tinignan ako sa akin. Ay, mga sport. Sabi ko, basketball po talaga. Kilala mo ba yung player namin? Sabi ko, opo, kilala ko po. Kaya ako nga po gusto mag-tryout. Sabi ko, andyan po sila Harencio. Sabi ko, andyan po sila Benji Gutierrez. Sabi ko, gusto ko po makapaglaro kasi grabe po tumalo niya mga yan. Sakang gagaling ng shooting. Ang lalaki talaga. Sige. Try mo na lang sa ibang sport kasi wala naman ilang maliit na player. Wala talaga. Ang lalaki nila. Pinakamaliit na guardia nun si Pido. Ang laki ni Coach Pido. Point na si Pido nun. That was deflating para sa akin. So, isip ako. Sabi ko, saan kaya ako makakapag-aral? But San Beda was always there. Kasi, yun yung kumbaga, hindi fallback na matatawag. Kundi, nandun yung mga kuya ko eh. Kaya lang, at that time, mataas ang pangarap ko. Ambisyoso ako, gusto kong mag-doktor. Akala ko kaya ko. Dahil, nung fourth year ako, sumakit ang tuhod ko, namagaan tuhod ko. Pinagamot ako nila Coach Ato kay Tyron Reyes, Cardinal Santos. Unang batch ng physical therapy, na-meet ko ron. Nakaputi sila. So sabi ko, ano kayo? Nurse ba kayo? Hindi, physical therapy kami. Ano bang, inong year ka na ba? Sabi ko, graduating ako. Sabi, itong kunin mo. Parang doktor, kaputi, naggagamot. So, syempre, bata ka eh, di ba? Tapos ang nakita ko na ginagamot nila ay si Bogs Adornado. Uy, katabi ko pa na naman. So, habang ginagamot siya, dinidikit ko yung ulo ko dun sa cubicle. Kasi sobrang big fan ako talaga ni Coach Bogs. So, yun yung influence sa akin. So, sabi ko, pre-med, PT, UST. Kasi UST ang at UP lang ang may PT dati during time. So, hindi ko tinanggap sa UST technically. So, ang hope ko na lang is UP. So, UP at that time, nasa, how do you say it? Non-quota course ang PT dati. Okay. So, yun ang unang nilagay ko sa application ko. Yung pangalawang nilagay ko is BS Biology. Baliktad ha, second choice. Oh, second choice yung bio. So, awa ng Diyos, pumasa ako sa PT kasi nga non-quota course. So, yun ang. Nung nalaman ko yun, sila Joey Mendoza was one or two batches ahead of me. Naglalaro na sa UP. In fact, pumasok naman sila sa finals. Sila Don Di Roque, hindi lang nanalo. So, pag napupunta ako sa San Beda, kasi halos siyempre, pag nagpupunta sila sa San Beda, nakikita nila kami. Sabi ko, pag gusto yung maglaro doon, maganda mag-aral doon. Sabi ko, kumuha lang kayo ng exam, pag pumasa kayo, at least makakapaglaro kayo doon, makakapag-try out kayo, konti lang players. Punta ka nga minsan sa practice, sabi sa amin. Punta kayo ni Eric.
punta kayo doon, silip kayo ron, sabihin namin. So, pumunta kami. Isang gabi, pumunta kami. Pinaglaro kami ni Coach Joe. So, sabi nga niya, mag-exam kayo. Sabi namin, nag-exam na kami. O, pag pumasa kayo, usap ulit tayo. Antayin natin yung resulta. So, yun ang pinagmulan. Tapos, nung pumasa, there was an option. Kasi nga, may 500 peso scholarship a year yun. So, that was more than... Malaki yun. Malaki yun para sa akin. No? This is zero. So, yun. Doon na ko simula. Kasi, yun nga, pangarap ko maging doktor. Mahirap eh. Eventually, I ended up sa philosophy. Finishing doctor. Oh, hindi ko kaya talaga. At saka, yung physical therapy noon na dating nasa UP Diliman, on my junior... Nilipat. At, ililipat sa Manila. Manila. Pangalawa, Manila. 40 lang ang papasok from the four batches na simula in 1983, my batch, 40 lang ang papasok to UP Manila. Ooh. So, nung tinignan ko yung listahan after 2 years, tinignan ko eh, mula sa baba eh. Tinignan ko mula sa taas. Tinignan ko mula sa baba. Umuwi na ako. Tapos nag-consult ako sa mga student advisor. Sabi ko, kung halimbawa bang mag-shift ako ng course, ano ba yung pwede kong shiftan? Kasi sabi ko, hirap na hirap ako sa math at science. Sabi, ano bang gusto mong tapusin? Sabi ko, doktor, wala kang lilipatan na walang science at math kung gusto mong maging ano, pre-med. So, dinadala nila ako sa occupational therapy. Ano nakita ko, daming physics, daming chem, may bio. Sabi ko, ayoko yan. Dinala ako sa public health. Ganun din. Sabi ko, wala bang isa lang ang math o isa lang ang science? Isa lang ang physics o isa lang ang chemistry? Sabi, meron. May course dito. Lahat yan, tigi-tigisa. Pero pwedeng pre-med. Depende sa'yo kung anong subjects ang kukunin mo. Sabi ko, sige, ano yan? Hilo. So, tinignan ko. Sabi ko, aba, ano ba yan? Sabi, hindi, pwede mong, yung mga filo na estudyante, nagiging doktor pag kinuha nila science subjects. Or, maging abogado, pag kinuha nila mga subjects related sa law. Kasi prerequisite eh. So, ako naman, syempre, ang kagustuhan ko talaga makagraduate eh. Makapag-aral, makagraduate. Dahil hindi ko naman alam na makakasampa ako o magsasucceed ako sa paglalaro. Makakarating ng PBA dahil sa amin nga, isa lang ang grupo, isa lang ang mukha ng PBA at yun ang pioneers. Walang iba. Hindi ko alam na magtatapos. Hindi namin alam yon. Walang nakakaalam. Hindi namin alam na tumatanda sila. Basta sa amin, pag-uwi namin, sila lang yung nakikita namin. Sila lang yung napapanood namin. Sila lang. As in, sila lang. Walang iba. Walang iba. Nanonood ako sa bleacher, sila lang ang nakikita ko. Ayan, yung mga import. Eh, kaya naman nila bantayan. So, sila lang. So, anyway, so yun, nag-aral ako, naglaro ako hanggat sa nanalo. Pero ang pinaka-break ko is to be a part of the national team. Doon lang ako nakapag-isip first time na sabi ko parang may chance ako. Doon lang. Pero before that, never ko talaga naisip. Ang gusto ko lang is makatapos, makapagtrabaho, makatulong sa pamilya. Yun lang. Simple lang ang ambition ko, ang pangarap ko. Kasi hindi ko nga kaya mag-doktor eh. So, nung nakuha ko sa national team kasi, naglaro kami sa PBA. Nakalaro ko yun. So doon ko lang naramdaman. Doon ko lang na-feel. Sabi ko, kasi nung una talaga parang totoo yung sinasabi nila, parang larger than life ang tingin mo. Naramdaman ko yun. Kasi nakita ko si Atoy ko, nakita ko si Philip Cesar, nakita ko si Boggs Adornado. Konti lang ginawa sa akin ni Coach Boggs, 42 lang eh. May chance? Konti lang. Patapat ko si Bernie Fabiosa, nakalaro ko si Dexter Shouse. Hi, Dexter Shouse. What's up, boy? So, sabi nila, palayo ka na pa. So, during that year, doon ko na-realize, sabi ko, kung makakasabay kami kahit paano, although hindi namin sila tinatalo, kasi may import sila eh. At saka sikap, kumuha ng 42 noon. Walang may import ang kalaban. Si Third Kill ang import ng Tantway. Wow. Ginawa ni Alvin noon. Kaya si Alvin ang sobrang kita mo naman, di ba? So, anyway, doon ko nakita na may chance. At saka doon naiintindihan ko na
hindi na pala sila bata. Nakikita ko marami na silang benda-benda. So, eventually, through the months, nakailang ulit kaming kalaban sila. Kasi guest team kami, pero kasali kami sa win-loss card. Win-loss standing sa doon sa isang conference na yon. At eventually, we improved dahil nabugbog nila kami. Kumbaga, they turned us into men. No? Mm. Kaya nung lumaban kami sa Asian Games, kumbaga, kasi mas matatanda yung kalaban namin doon. Mm. Kaya kung ang PBA dati, pioneers, ang national players dati, hindi pinapalitan. Sila lang, sila hanggang tumanda. Hanggang ngayon naman, hindi katulad ngayon na apat cycles, papalitan ka na. Dati hindi, parang PBA. Kasi wala naman pro league dati. Ang Korea, Japan, wala. Ngayon na lang. So, ayun. Yun yung, doon ko lang na-realize na may chance ako. Pero, ang direction ko talaga nun is to be a teacher after graduating sa philosophy, either sa San Beda o sa UP. A logic, teacher in logic sa UP, teacher in religion sa San Beda. Yun ang direction talaga na tingin ko maabot ko kung hindi dahil sa basketball. Yun ang tingin ko talaga na pupuntahan ko. In fact, nagsabi na ako sa mga faculty. Nagtanong na ako paano mag-apply before yung pinalat sa paglalaro. Dahil na-open nga yung pagkakataon dahil sa national team. Coach, bago tayo dumiretso sa pro career, kung gusto, hindi natin pwede palampasin ang college career, hindi natin pag-usapan ng kampiyonato natin sa UP noong 86. Only one. Ako noon. O, ano yun, hindi, coach, saka pagyayabang ko sa apat sa mga kasama, nandun ako sa ultra noon nung nag-champion tayo noon. Isa ako sa bleachers sa daki, kuha, ganun noon. Ano lang, simple lang yan. We just had a mini reunion, although mga 7 or 8 sa amin ang nagsama-sama. Sila Duane Salvatera, yeah, si Duane. Mendoza, Primo Rodriguez, Eric Altamirano, si Coach Joy Guan, si Benji. Saka ako. So, 8 kami. 8 sa 15 or 16 yung nakapunta. Siguro mga 2 weeks ago lang yun. So, more or less, mahirap na rin matandaan yung mga ibang bagay eh. Kasi medyo matagal na. Pero, something that was unexpected para sa akin. Lagi ko sinasabi, hindi ko expected. Of course, the hope and prayer was always to play in the finals. Pero hindi mo talaga masabi dahil, yun nga eh, daming veterano magagaling. Pero siguro, dahil naging veterano na rin kami eventually, kinaya na rin namin yung hirap kasi malakas talaga yung mga kalaban. Title run was, siguro, although mahirap sabihin na destiny lang, no? But things happened that favored the Maroons. Hindi napapasok, mananalo. May masasaktan sa kalaban, mananalo, talo na, nanalo pa. Until eventually, twice to beat ang UE dun sa dulo. The UE, pag sabi mong UE, it's either natambakan ka yan. Oo, dominant yan, talaga. UE, UST, hindi pa Ateneo yan nun eh. Wala pa lang Ateneo yan. So anyway, it was magical, it was something really special. Pero I think, katulad nung sinabi namin 2 weeks ago, the bottom line is, the secret architect is no secret at all. At yan si Coach Johnny pa. So, he was the one who formed the team, a man ahead of his time. At siya rin naman talaga yung, kumbaga, revolutionized the sport for you. If you look at the smaller scale for you, para sa akin nga, ahead of his time si Coach Joe, maski sa Philippine basketball, kaya misunderstood noon eh. Pero para sa amin, I consider myself lucky, you know, among others na napasama din sa mga napili niya na maglaro for that special group. At hindi kasi kami, nung nasa San Beda ako, bihirang matalo ang San Beda. Ito alam to ni Noy. So nung narating ako sa UP, iyak-iyak ako dyan. Dahil kung ang San Beda, pag natalo, iyak ka. Sa UP, pag nanalo, iyak. Hindi ako sanay. Hindi ko alam. So, iyak ka. Kala ko nga dati, mali yung decision ko. Sabi ko, sana hindi na lang ako umalis. So, mali yata ako ng pinuntahan. Dapat sa UST talaga ako nagpunta. Doon ko naman gusto maglaro. So, eventually, lahat ng paghihirap mo, lahat ng sakripisyo, parang ano eh, iba-iba nga kami ng description. Description eh. Yung iba, parang sobrang tuwa. Ecstasy, right? Acceleration. Sa akin, ang pumasok ulit sa akin yung gratefulness eh. Kasi pwedeng-pwede na natapos ka na maglaro. Wala eh.
Diba? Wala naman eh. Kung naglaro ka, lumaban ka, nakarating ka ron, pero hindi ka nanalo. And that's the more common story. Diba? Kasi isa lang nagcha-champion eh. At limang taon ka lang maglalaro. Hindi naman limang punto. So, awards may come and go, pero mas mahirap manalo because that entails a team. No? So, maintindihan ko lang yung magnitude. Kasi sa akin, nung nanalo, talagang naisip ko. Yung sa wakas, Diyos ko. Diba? Kasi sa Sabeta, every month, every 2 months, every 3 months, panalo ka eh. Kasi lahat sinasalihan ni Coach. Marami ng tournament. Oo. Oh, eh dito, mm-hmm. Nagpalit na ako ng kurso, di pa kami nanalo. Hindi lang sa UAP, lahat sasalihan namin, talo kami eh. Talo kami talaga. Mm-hmm. So, parang, sabi ko, parang talo ka na sa pag-aaral, hindi mo matapos. Talo ka pa sa paglalaro, dahil hindi ka manalo. Tapos, sobrang hirap talaga mag-aaral. Ako, nahirapan ako talaga. Talagang napakahirap para sa akin. Mahirap, hindi ko ma-describe. Kasi during the time, wala pa masyadong tulong eh. Walang tulong talaga, walang tutor, bahala ka. Eh, kung makaligtas ka sa kopya, mabuhay ka. Pero mahirap kayo magpa-kopya. So, yun. Like kung iniisip ko ano yung mga bagay doon, but I remember na there were big names that were remembered by people. Pero sa akin, I looked at us, Benji, Coach Joey, Eric, myself, as just a part of the team. Diba? It just so happened na naging national team members kami after. But during that time, we were regular members of the team. Yun lang. At sabi ko nga, nakita ko lang yung magnitude nung panalo. Nung nakita ko, pinarada kami sa UP. Sabi ko, ano to? Oo. Lala ko yun. Kaya, pag nag-champion, kakain ka lang ng menudo o palabo, kinami. Okay na yun. Yun kayo. Okay. Dito may, ano to may. Parada, umiikot ang university. Parada, pero yung bagon nun, parang dump truck pa yun. Yung ginamit na yun. Eh. Kasi di nga patakay eh. Dahil mataas. Oh, dump truck yun. So anyway, it was nung naintindihan ko siya was a few years after or many years after na ganun pala kabigat, no? Ganun pala kalaki yun. At mahirap pala talagang magawa. Diba? Pero during that time, akala ko mauulit nga namin the year after, di ba? So, until such time na umabot na nga halos 4 decades after. So, very thankful ako to still be, to have been a member of that team, have been born in that generation. Have made a decision to go to UP. Kasi lahat, in hindsight, perfect eh, di ba? So, but during that time, everything was up and down. Di ba? Hindi mo alam kung tama o mali. At sa iba, nakita lang nila na champion, nakita nila na si Benji Paras nandun sa may technical box, nagtatatalon, di ba? But hindi nila naramdaman yung hirap, yung mga ups and downs, yung mga gulo, yung struggle sa pag-aaral, sa pamamasahe, sa pag-uwi. Lahat yun, dinaanan namin. But siguro if there's one thing that I can say right now, I hope that people will realize that we served our school well. Yun lang. No, nang, hindi pag tataas ng loob, kundi ganun lang. As a student athlete, who tried his best to study, our best to study, and play for the school. Ganun lang kasimple dahil ang binigay sa amin noon was a trip to Hong Kong. Namuntik pang hindi matuloy. But awa ng Diyos, natuloy siya. So yun, sobrang ano na kami noon. Tuwan-tuwa dahil out of the country yun. At, hindi naman lahat. Eventually made it to the PBA. We went our separate ways. Diba? Some did not finish school anymore. Some moved to other places. Diba? But during that time, we were teammates for the Maroons. And I think that's the main story. Diba? So that's the team. Yeah. It's not just Benji. It's not just Joey or Eric or myself. Kasi yun lang ang nababanggit na pangalan. Eh. Kaya nga sabi ko, dapat kasama yung iba. Diba? Mm. Kaya, kasi ano eh, hindi naman mabubuo yung scrimmage kung walang 10. Hindi man lalo yun kung hindi nandun yung iba. Dahil hindi rin naman magpa-function na maayos. Pero tatanggapin ko rin, sasabihin ko pa ulit that I think the secret ingredient for that year was si Benji.
Si Benji. Kasi walang Benji. Sentro. Walang sentro yung team na yan talaga. We mainly had guards. Tapos ang small center namin, si Coach Joey Mendoza na eh. Siya rin yung captain nyo, coach, nung nag-champion kayo, no? Si Coach Joey. Oo. Mendoza. But Joey. Benji was the key. The X factor. The game changer, really. Siya talaga. Kung hindi, kung nag-decide si Benji to go to a different school, probably hindi pa nag-champion ng UP. Okay, probably. Possibility. Hindi naman probably. Ito, it could have been a possibility. Yeah. And saka speaking of Team of Destiny, Coach, kasi yung mga ibang teammates mo, kilala ko dahil mga kaklase ko sa AIT. Sila Ramil, sila Ebet, Wenceslao, si Ebet, di ba? Jinx Mendoza. Oh, AIT. Finally, ano yun? Daddy ni... Ang pangalan player sa tinayo? Jolo. Jolo. Daddy Jolo. Mga kaklase ko nun. Bob Noriega. Yung kaklase ko. Nalala ko isang game no, si Coach Ramil Cruz. Siya yung key factor nun. He had a couple of winning plays. Yeah. At kaya kayo nakaabot sa finals. Kaya I remember that eh. Oh, so, daro nakita ko sa Ramil. Parang batok na. Ramil. Kaya ganun Ramil. Yun nga. Yung nakita ko lang kasi nag-celebrate yung mga tao. Yung mga dating hindi nakakaintindi ng may basketball team ang UP. Natuwa sila. Pero na-realize ko that winning run nakatulong dun sa mga student athletes after our time. Kasi mas considerate na yung mga teachers, mas naintindihan nila na may sports program pala yung UP. Kasi nung time na yun, pag nagpapaalam ako, ang sagot sa akin, bakit? Anong basketball? Ano meron? Ano yun? Basketball team ba UP? Ano ngayon? So, but a few years after, actually, mas kailan time pa nila Benji, nandun sila. Ayun, mas pinapakinggan na sila, mas iniintindi na sila. And I think that was one nice impact na nagkaroon yung winning run na yon. Dahil, yun nga, neglected eh, ang student athletes sa UP talaga. Dahil, ano yun eh, dati sarado talaga yung mga tao rin mag-isip. Diba? Hindi pa ganun ka-open. And you're there, you're supposed to study, you're supposed to be good. You're supposed to be smart and all that. Diba? Pero, hindi naman lahat ganun eh. And then, diretso national team. And then, ano ba yun? Drafting na ba noong time na yun? Nung, when you were drafting to PBA? Walang regular drafting doon. Teams will draft you. Oo. Mabawa, kunin ko si Farley, siya ang first pick ko. Ganun lang. Pero, since ko konti pa nga yung mga nagre-retire na players noon, ang hirap pakakyat eh. Hindi yung katulad ngayon, 97 yung nag-submit, di ba? Dati kung 97 yung nag-submit, mga siyam lang ang makukuha dyan. Diba? Kasi nga, teams before valued yung loyalty, yung makikisama, yung building through time. Ngayon, parang bihira na yun, no? Na-eliminate na yun. Ngayon, it's just you win right away. You win right away or not. You win right away or ganun. Dati parang papatandain kayo magkakasama tapos aantayin eh. So, nung ko lang na-realize nung time na yun na ang hirap talaga. Kaya hindi mo talaga alam na makakapasok ka. At saka dati, pag bago ka makarating sa national team, duduguin ka. Imagine. Kaya na hindi mo lang nakapag national team na napakagaling na mga amateur players. Kasi it's either tumanda ka sa national team o makaakyat ka sa PBA. Pag hindi ka makaakyat sa PBA, national team ka pa rin. National team. Iba talaga. Doon ka lang. So, kumbaga, kami pa lang nila Alvin, nila Jerry, nila Al Solis, yung parang second wave na hindi ko naman alam nila Jolas. Hindi namin alam. From pioneers to the second generation to the third wave. Ayun na, no? So, 75 ang PBA, 88 kami pumasok. So, that's a good 13 to 14 years. Yeah. Kasi late na sila, nagsimula sa pros. Yeah. Yeah, naging PBA, yes. Correct. So, if I remember, you had this Adidas commercial before. Yeah. Face to face with the future of Philippine basketball. Jerry Codinera, Elmer Cabahoot, Jojo Lastimosa, Ronnie Magsanok, Benji Paraz, Codinera, Cabahoot, Lastimosa, Magsanok, Paraz.
They are the future. Put yourself in their shoes. I think that was for a sign. Oh, sila kinausap lang kami. Oh, kukunin namin kayo. Oh, ito yung MOA. Oh, ito yung diba? Oh, mamayang gabi na. Huh? Paras, Magsanok, Lastimosa, Kabahog. Codinera. Codinera. Kalala ko yung commercial yung ginagamit pala. Ang galing eh. Ano lang yun? Yung new wave of players. Oo, kasi nga, kinuha kami sa... Ano nga yun? Mabilis. Kinuha kami, pinapirma kami. Mamayang gabi na yun. Eh, bumabagyo yun eh. Kaya umuulan talaga yun. Umuulan talaga yun nung gabing yun. So, sa ano yun? Sa Intramuros building yun. Yung condemned building sa Intramuros. Yun ang ginamit na hagdanan talaga. So, yun. So, that started it all first. But everything, except siguro si Alvin, si Jolas, kasi sikat talaga yung mga yan eh. Si Jerry, kasi... tatay niya, Philippine legend sa baseball eh, di ba? Baseball. Si Mumboy. Pero kami, chamba. Chamba. Chamba ang tinuringan. I'll be honest about it, chamba talaga. O, yung ano talaga, yung talaga merong ano eh, yung timing, may perfect timing. Pwede mo ba sabihin, mas magaling ka kay Jerome Cueto? I don't know if you know Jerome Cueto. Siya yung hindi napag-PBA. Pwede mo ba sabihin, mas magaling ka kayla Jojo Guzman? Diba? Hindi. Nakita ko sila eh. Dalawang kamay sumalpak si Cueto, patalikod eh, paharap. Oh. So, timing. Eh, bata pa sila Bernie Fabiosa noon. Diba? Kasabay niya si Hector Calma. Diba? Hindi mo, hindi my God, yun pa, Hector Calma. I just cited him as an example kasi talagang nung pinapanood ko talaga, sabi ko, halos kasi laki ko lang, baka malaki pa ako, pero pag tumalbog yung bola, kinukuha sa taas eh. Diba? So, national player din siya. But he did nothing in the PBA. So, what I'm saying is, na-timingan ko lang yung second wave na naging part ako ng team. At saka, siguro naglaro kami sa PBA, nasilip kami. Mm-hmm. Once again, kung yung sa UP, na... nadamay kami ni Benji Paras kasi dumating siya, nanalo. Ito, nadamay kami ni Cap. Nadamay kami ni Jolas kasi sila yung mga big names na niyan, eh, di ba? So, sino ba tayo? Sila Lastimosa, sila Patrimonio, si Boy Cabaho. Ay, hindi pala namin kabal si Boy. Lastimosa, Codinera. So, eh, kami yung taga-Pasa. Kami yung taga-Pasa, eh, di ba? So, damay ka. Hindi ako... hindi false modesty, ha? Sinasabi ko yung totoo. Yun ang nararamdaman ko. Kumbaga, dahil sa nakikita ka na kasama ka nila, sama ka. Diba? You raise your value because you're part of a winning unit. Because you have big name teammates na who help you eventually add value to your package because you are with them. Yun ang point ko. Na naintindihan ko na lang eventually. Sabi ko, ba't kaya lagi ako nasasama? kasi sikat na sikat eh. Diba? Noong una si Ben, sikat na sikat. O, sama kami dyan. Ito, sila Kapos. Sikat, sama kami dyan. Ako taga-Pasa dyan. Ako ang passer niyan. Diba? Yung mga ganung bagay. Yun ang malaking paniniwala ko talaga. Until such a, na-build mo na rin yung sarili mo eventually. Dahil nabigyan ka na rin ng pagkakataon. Because for all you know, all that's missing for other people or other good players is the opportunity to play. Diba? Kasi hindi lahat nabibigyan talaga dahil yun na nga, hindi, bata pa sila noon eh. Hindi pa sila pa-retire. Magagaling pa sila. Sa bagay, coach, hindi na mapapansin na magaling kang point guard kung wala kang papasahan na susuot. Hindi, magaling talaga sila. Kaya nga, coach, kaya ka napansin na magaling na point guard. Oo, kasi kung hindi naman masusuot yung pinasahan mo, di ba wala rin yung pasa mo, coach? Diba? Oo. Hindi naman... hindi mo pa ba naman papasa ron eh yung sinasagasaan. Hindi mo pa ba i-set up si Benji? Isang ka ba naman nakita ng 18, 19 years old pag tumalon kasama yung ring? Di ba? So, that's what I learned early na like ko sinasabi, pinapaliwalag sa mga nagtatanong ba't hanggang ngayon magkaibigan kami ni Benji. Kasi sabi ko, maaga ko naintindihan eh. Sabi ko, kasi isa lang ang alpha eh. Sabi ko, ano ba naman ang masama sa sidekick? Sabi ko, isa lang ang sikat. Ano ba naman ang masama sa complimentary? Kasama ka naman.
Diba, sabi ko, Benji Paras, Benji Paras. Okay, Ronnie Magsang, to Benji Paras. Ayun. Tama ka pa rin dun sa statement. Ronnie Magtano, to Benji Paras. Alvin Paras. Generation. Sino ba mga teammates niyan? Kasama pa rin naman kami dun sa story. Diba? Ano ba naman nasama dun? Tindihan ko ng maaga yun na you may want to be that one, but if you're not that one, anong pwede mong gawin? You can be also one of the best. Diba? The other one. I'm the best passer to him. I'll be the best teammate to Benji. Diba? So in so doing, hindi na kayo mag-aaway, wala na kayong conflict, magkaibigan pa kayo for life. So yun ang naintindihan ko. Huwag mo nang hangarin yung hindi naman para sa'yo. Yun ang naintindihan ko talaga. Kasi meron ko naman eh, hindi lang sinlaki nung kanila, hindi lang sin-grand nung kanila. Pero meron ka naman. Eh bakit? Ano ba masama dun? Diba? Ano pa ba naman ang hihingin mo? Hindi ka nandun, pero kasali ka. Masama pa ba yun? Hindi naman masama ang honorable mention, coach. Hindi. Tsaka na-prove naman ni Coach Ronnie rin yung sarili niya after. Hindi naman... Sa dami ng draft classes ko sa UP, hindi masama ang honorable mention. saka tanggap ko yun. Saka natutuwa ako para sa mga success nila Cap, nila Benji, lahat ng mga nakasama ko, happy ako. Lalong-lalo na ngayon pag nakita ko na maayos sila sa buhay, happy ako. EBA career, wow. Memorable matchups, coach. First time mo makatapat ang idols was as a pro. How was that feeling? Takot ako sa kanila. Takot ako. Natakot ako talaga. Si Bernie Pabiosa. Napagbigyan ka ba ng siko, coach, as a welcome to the PBA moment? May hindi ako tumundod kasi ang feeling ko, kaya kong agawan lahat. Yun ang feeling ko. Kasi nga, ang dala ko dati is quickness. So, dribble, diba? Pak! Sabi ko, bakit? Laman nung ginagawa? Wala ka pang ginagawa niyan, ha? Oo. Subukan nung may gawin ka. Kaya yung national team, parang baptism of fire mo yan. Diba? So, nung mas nalakita, maski si Bay Cristobal, takot ako, ang laki, 6'2", guwardsa. Bay Cristobal. Parang Magic Johnson, pag tumalik ko, di mo maagawan. Tapos kung tumira, sabi ko, galing, ha? Kasi national player pa yan, saka sa Mika, pinapanood, saka ano ba yun? Upcore? Oh, upcore. Mga national seniors. Nandyan sila, ano eh, magagaling na hindi mag-national players. Pero sila by Cristobal, national player yan. Ang tagal, ang galing. Layo tumira. Tapos Crispa. Crispa. Pero nung nag-national team ako, nakalaro ko siya, nasa shell siya. Kaya nga sabi ko, 42 nang ginawa sa akin ni Coach Boggs kasi nasa shell sila noon. National team ako. Si Ricardo Brown, yan. Takot talaga, aminado ako. Pero takot na hindi yung hindi ako makakilos. Takot dahil, pucha, ang galing eh. Ang galing. Si Ricardo Brown, alam ko naman ang gagawin eh. Kanan ang dribble. Maski saan pumunta, kanan ang pupunta. Eh, ba't nawala? Ulit. Kanan. Pucha, tapos na yung laro. Eh, kanan nga. Alam ko nga kanan. Eh, lang pala sa kanan. Yung mga bagay na eventually, dahil sa paulit-ulit, mapag-aaralan mo. Pero matchups, ang dami niyan. Yung nga, pati si Francis Arnaiz, tuwan-tuwa ako. Wow! Tuwan-tuwa ako talaga. Yun ang ginagaya kong free throw, si Francis Arnaiz. Ginagaya ko yung free throw niya. Kaya alam, mistiso siya eh. Ako hindi. Mas nakrista ako noon. Bilib na bilib pa rin ako sa mga players ng Toyota. Terry Saldana, sobrang haka ako dyan. Ang dami dahil magagaling sa Toyota na pagkalaban ng Crispa talagang pag Monday pasukan, galit na galit ako sa kanila kasi yung, alaskahan eh, talo Crispa eh. Diba? So, lahat yan. Until eventually na-outgrow mo yon because you start to win against them. Pero makita ko lang si atoy ko gaganong-ganon yung buhok. Talagang Freddy Hubalde, yung pag-umawak sa ano. Balbas niya. Oo, si Vice. Pag naglakad yung mga tas, yung kamay, lampas sa tuhod. Eh. So, paano mo kaya masusyutan itong mga to? Paano mo kaya sila matatapatan? All these were special for me no, as a fan. Kasi before I turned myself into a player, I was a big fan. In fact, up to now, fan ako talaga. Maski yung mga players I coach, I have coached and I have coached against.
ano ko eh, may mata ako na fan nila eh, ng game nila, ng mga laro nila. Na I admire the way they play. I admire the way they conduct themselves. So, I'm still a fan. Hindi ko lang pwede ipakita dahil opponent. Pero that's the way I look at the game if I'm not thinking as a coach. Actually, ito, no, nung, ano, nung sa PBA, nung pumasok kayo, coach, sa, ano, sa Shell, no? That's, ito, this was also around the time that I started watching the PBA. Pero yung dating kasi ever since yung nakita ko yung uniforms ninyo, black and yellow na uniforms, parang para sa yung dating sa akin, parang kayo yung mga rebelde eh. Parang, lalo na kayong dalawa ni Benji, na parang young, fast, athletic, na so, sobrang yun yung dating talaga sa akin kasi the Pure Foods trio, they were the fresh faces. They were the fresh faces of the PBA. Tapos, you have San Miguel, you have Ginebra. Sila yung mga old guard eh, na nag-ano. Pero pagdating sa Shell, kayo yung parang rebelde yung dating ninyo. Tapos, the two of you and Benji, really brought Shell to great heights dyan during your partnership. Diba? Parang, something new to me. I didn't know how people perceived us. Basahan sa amin kasi. Ako kasi, I thought I was going to play for Pure Foods. Kasi may direction ng Pure Foods dahil expansion team. Ang unang paniniwala namin, anim. Oo. Kaya hindi pinayagan. Kung anim sana, I was praying na isa ako ron. And so, kasi ang gusto namin sana as a team, bago kami mag-iwahiwalay, magkakasama kami. Mm-hmm. Ilawa sa San Miguel. Yun ang hope sana namin. Yun na lagi natin ang gusto. Till eventually, nalaman ko na they wanted to sign me but trade me to Swift. So, sign and trade ako. Kasi nga, apat lang. Bibigyan nila ako ng maganda, but they were going to trade me for Al Solis kasi si Al Solis ang gusto nila, nagwardya nilang kasama ng mga bata. Kasi mas ahead sa amin si Al ng mga 3-4 years. 3 years. Saka established na siya. Ano na yan, alamat ng Cebu yan. Saka matigas talaga. I think he did not play for the national team because he decided not to play for the national team. Kasi magaling na magaling talaga siya eh. Until he chose to turn professional. Nasa Swift siya noon. So, ano nga, Pure Foods ako, gusto ko, tinuusap naman nila ako, sign, then we will trade you. I decided not to sign with them. I decided to go back to the amateur ranks. Mm. Kasi dapat na maglaro sa Shell ay si Franz Pumarin. Hindi ako. Mm. So siya ang itikapin ni Coach Joe dapat from San Miguel. Tapos hindi siya nagkasundo, tinausap ako ulit ng Shell kung gusto ko. So, muntik na ako hindi umakyat dahil nag-insign na ako sa amateur ulit. Pero pareho ng coach eh. Si Coach Joe, yung coach sa Philips, sabi niya yung coach sa Shell. So, sabi niya, I need you to join me sa Shell. Pero kasi initially, yun nga, dapat si Franz yun. Gusto ko nga makasama ko yung mga teammates ko eh. So, tapos sabi nga ni Coach Joe, si Franz dapat yung sa Shell. So, sabi ko, balik na lang muna ako, mag-aantay na lang ako. Hopefully, I can make it to the national team again. Kasi nandun pa naman si Alvin. Eh. Mm-hmm. Naiwan. Sila din doon, naiwan pa. So, pero siguro nga, yun nga, timing na naman ulit. O, wakatadhana na naman. Yun, papunta ako doon sa Shell. At sino ba na makakapagsabi mong sasama ulit kami ni Benji? Benji. Yun nga. So, basta sa amin, during that time, laban lang, laro lang. Kasi alam namin, sobrang Yeah, but the hope of playing together never waned. Meaning, yung mga kama namin sa Pure Foods. Until eventually, we became rivals, competitors for life. No? So, but we remain good friends even up to now. A lot kami sa amin. Magkakumpare, magkakaibigan. At yun lang. Like ko lang inisip, paano ako naging magkakasama kami? Paano kaya ako isang team kami? Paano kaya? Diba? Things are not always the way you want them to be. Pero, cannot complain. More than happy, more than thankful sa naging kasama ko naman si Benji ng mahaba. Sa, hanggang ngayon, nakaibigan kami. Okay na yan. Okay, we all have good careers in our own ways. Tapos yun, dun sa Shell na yun, coach, na tinawag na kayong The Point Laureate. Do you remember how that came to be? Yan yung era ng Shell Ginebra. So, ginawa ni Reca Trinidad, nagpa-contest siya sa Inquirer.
ng parang moniker para sa akin. So eventually siya rin yung namili. Pero sana, nung tinatanong ako, kasi marami yung mga entries eh, ano gustuhan ko? The Cure. The Cure. Kasi The Cure. Ay siya na medyo rakista yung mga ano eh, di ba? Rakista yung mga tugtog. Hindi pa lang alternative music yan eh, di ba? Rock. NU107 yan. So, sabi ko, sir, maganda yung The Cure. Sabi niya, wag yan. Hindi yan. Mas maganda to. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, ano ba yan, sir? Hindi, kasi meron poet laureate. Ano yan? Nobel yan. Sabi ko, Nobel? Okay, sir. Sabi ko, sir, kung ano yung gusto niyo, kung ano yung tingin yung tama. Sabi ko, you know better. Sabi ko, kayo po yung nasa. Okay na sa yan, ha? That's what we'll call you. Sige po, sir. Hindi po ba pwede The Cure? Pangarap mo pa naman, coach, maging doktor. Eh, The Cure. I put my trust dun sa kay Sir Rek, ha, na mabait naman sa akin. So, eventually, that moniker was born. Pero, it's either didibdibin mo o laro ka lang. Laro lang. After a while naman, eh, tapos na rin naman. Diba? And then you move forward. But, thankful naman ako na yun, maraming entries talaga pinadala sa akin. Kung ano-ano talaga matatapos sa mga ano eh. So, mayan. Pero yun ang pinaka-nagustuhan ko, The Cure. Pero sabi niya, mas bagay sa yung point laureate. Parang taken from the poet laureate kasi ano ka, sound ka maglaro. So, hindi ko naman nakikita yung sarili ko. Oh? 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 Hindi kasi so, Tower of Power, di ba? Si Tower of Power. Tama. Tower of Power. So kung si Benji yung ano, yung niya Tower of Power, si ano naman si Coach Ron. Point. Yeah, the elegance, the creativity, yun, nandoon yung laureate yun yung ano. Yun yung nakita yes. Siguro. The baby shark. The baby shark. Gary, you had a question. No, no, I mean, so ilang years total did you spend in the PBA, coach? I thankfully played for 15 years. 15 years. Naglaro ako sa Santa Lucia ng, ko na kung 2 to 3 years, nang Pure Foods ako ng dalawa. Ah, okay, sorry. Nag-Pure Foods si coach. Kaya nga, ulitin ko, timing talaga. Sino ba naman kapagsabi na yung gusto kong simula, doon ako magtatapos. Diba? Kaya nga, tapos, in the middle of my career sa Shell, dahil kami nag-uusap ni Cap, I was supposed to play for them in 1995. I should have made my move there in 1995. So, lagi kami nag-uusap niyan. Lagi niya ako sinasabihan, pre, ito na, pre, ito na. So, nung malapit ako mag-retire, pre, natuloy din. So, handa na kami. Pero, still, yung sabi ko, di ba, mga bagay na tinadasal mo, hindi mo makukuha sa oras mo, pero eventually, may ipigay din sa'yo. So, imaginein mo, ang Shell na wala eventually. Yeah. Hindi naman ako nagsimula sa Pure Foods. Hindi naman ako naglaro ng mahaba sa kanila. Pero binigyan nila ako ng pagkakataon to have a career after playing. Yeah. So, only serving them for 2 years. Diba? Saan ka naman makakita nun? Diba? So, is that luck? Yes. The timing? Oh, definitely yes. Diba? Because the hardest part in a player's career is not during his playing time, playing career, it's after. Years. Transition. Kasi yung playing, hindi mo mararamdaman yan eh. Lalong-lalo kung maganda naman ang takbo, kung maayos naman ang kita. Mararamdaman mo yan pag wala na yung career at wala nang kita. So yan ang nararamdaman. Kaya, in my generation, in my time, siguro mga nasa 60 to 80%, Nahirapan. Yan ang batting percentage ng good and not so good life after the PBA. Yan ang sad reality. And I think, hopefully, itong mas batang generation, mas they know how to better take care of their money or create careers after playing the game. Kasi mahirap talaga. Lalong-lalo na kung hindi ka nakapagtapos. Napakahirap. So, marami, alam ni Farley yan, marami siyang kilala mga players na dati namamayagpag, sobra-sobra, di ba? Living lives of kings, di ba? Pero ngayon, ma-humble ka talaga. So, yun. Again, thankful ako dahil
sobrang bait sa akin ng management ng Pure Foods during that time. So, once again, nakinabang na naman ako sa kabaitan ng iba. Diba? By simply playing the game and hopefully being in good behavior, diba? Yung lang naman to serve them well, maski na twilight years. So, isipin mo na, hindi ka naging part ng isang champion team. And then 10 years after, you'll win one. That's why I decided to retire. Kasi sabi ko, siguro, pag nabigyan ka na ng isa pa, although they still offered me a renewal, I decided to stop playing. And sabi ko, sir, playing assistant coach na ako eh. Kung ako pa rin yung nandito, hindi mag-grow yung mga bata kasi matatakot sa akin. Ako yung naglalaro eh. Ako yung coach nila. Sabi ko, paano nila akong babanggain o kakalabanin? Sabi ko, parang mahirap. Pero I still had that hunger and passion, but my legs were tired. Wala naman akong major injury, pero my feet were tired. So, actually, 2 or 3 years after, they were still trying to get me to play again after my retirement. Malakas-lakas pa ako ng saka. Nagpa-practice ako. Masabay ako sa ensayo. So, pero I decided to stay. At yun, timing na naman. It was in 2003 that I retired. It's 2021. Mas matagal pa ako naglaro. Akala ko, at wala naman akong balak mag-coach. I played for 15 years. I've been assistant coach for the last 2003, 21, 18 years 18? Ba yan? 18. So, hindi pa ba naman blessing yun? Diba? Na matagal pa akong naging coach na hindi ko naman pinangarap na maging coach. Diba? So, to still have a job, a profession after playing, that's 30 plus years in the PBA. Since 1986 kasi kami nag-guest team sa 87 sa PBA. So I still count those 2 years of 86 to 2021. Hindi pa ba naman enough yun? Pero rin dati, nanonood lang ko sa bleachers. O, ako ng PBA. Diba? Nasilip ko lang si Bob sa Cardinal Santos. O nakita ko lang si Arte ko sa jeep. O nakita ko si Philip Cesar. Sa Celeste niya na sasakyan. So, Celeste! San Juan. Juan Juan. Yung mga bagay na gano'n, di ba? So, again, you may not be there at the top, but you're still there. So, di ba? Relevant, still around the circle. So, more than thankful. Very thankful. Imagine yung kwento ko siya from the start, you know? And now, he's considered hanggang ngayon, PBA's 25, ha? 25 greatest players. Can you imagine that? And the way he talks, parang, wala siya, chamba lang. Hindi chamba yun, coach. Parang hindi nangyari, no? 25, coach, imagine yun. Yung mga kapagsabi, masasama ka sa botohan. Kaya ang bumoto ron, PBA commissioners. Di ba, grabe. Totally unexpected. Dahil ano yan, eh? Pinagtalunan, pinag-awayan. Hanggang ngayon nga, mayroon pang issues. Nga, diba? Pero I don't mind. Sabi ko, people may speak their minds, they may make their own choices, and they have the right to do so. Kasi opinion is neither right nor wrong, diba? Mm. Pero ang sa akin, nasama ako. Thankful lang ako, ayoko na magsalita. When as ako it should sama, be. Wala akong magawa, diba? Napabilang. Yeah. It's something that you will hold on to forever dahil ano eh. Yung nga, hindi ko naglalaro pa ako ng panahon na yan. So, hindi mo na naman maramdaman yung magnitude eh. Grabe. Lumayo na nga ng lumayo. Parang kung ano naman yung naitala mo na milestone, hindi mo naman mararamdaman eh. Kasi at that time, wala naman kaming hinahabol. Laro ka lang ng laro. Kaya ngayon, pag sinabi na nalampasan ka nila ganito, nandun ka ba? Nandun pala ako. So, lahat yan, parang ma-appreciate mo after your playing. Unless talaga, na ang track ng mind mo, eh yun ang gagawin mo. Pero mangyayari lang yun pag alam mo. Number 2, tawag target. Number 3, yun talaga yung focus mo. Diba? Ngayon, kung hindi naman, hindi ka mapabilang, hindi ka nandun, eh hindi eh. Diba? Yung galing mo, yung skills mo, hanggang dun lang talaga eh. Diba? Pero kung meron ka, nakarating ka rin, ayos. Pero tapos na yun eh. Nasasama ka lang sa kwentuhan kasi nadadaanan ka ng mga bata. Okay na. Okay na. You've been in that position for how many years? Like yung sinasabi, 2003 ako nag-retire. 2023. Hindi na masama.
So after many years, nandun ka pala, nilampasan ka nila, at least nandun ka. Diba? Nandun ka pa rin. Diba? You may be a footnote eventually, but habang buhay ka, at least nakita mo na it was something that you were able to do, then that stood the test of time, no? Bago malampasan. At all you wanted was to play and have a good career, diba? Have a good life sa family mo. Yun lang. Pwede bang daanan natin sandali yung coaching? Ay, sige, San sige. Beda, yan, coaching, go, go. Beda. Coach, isa lang gusto kong curious na ako na kwento eh. Yung una mong game for San Beda was the Super 6. Eh, imagine mo ba yan? Eh, unang-una, hindi naman talaga ako yun, coach. Si Coach Frankie Lim yan. Kaya nga lang, nasuspend sila kasi nga nagkaroon ng away. Eh, tapos malapit na yung opening sa, ano ba yan, yung pre-season? Phil Oil. Phil Oil. So, kailangan nila ng coach kasi nga maglalaro na. So, eventually, na-assign ako roon. Hindi ko naman alam na pagdating sa NCAA. Although alam ko may suspension. Pero yun pala, hindi pa bumababa kung ilan lang hindi paglalakin. Ayun, coach. Kasi, yung situation na you were into, basta ang naalala ko lang after the game, naiyak ka na lang, coach, eh. Sa hirap. Sa hirap. Sino ba? Sino mo naman, Noy? 15 players mo. Last 2 weeks, sabihin sa'yo, coach, makakalaro sa'yo, 12. Last week, makakalaro sa'yo, coach, mga 8. Hindi, coach, 10. Baka payagan. Tapos, 3 days before, coach, 6. Paano naging 6? Hindi nga allowed ang 6, di ba? 8 dapat. Below 8, talo na. Sabi ko, at saka paano mananalo yung 6? Eh, ba't hindi na lang i-forfeit? Hindi raw pwede kasi ang defending champion naglalaro ng unang laro. Okay. Sabi ko, sino yung mga batang makakapaglaro? Sino hindi makakapaglaro? Sige sa akin, stats. Sabi ko talaga. Eh, yung hindi makakapaglaro, isa lang ang naglalaro dito lahat ito. Hindi ko... Si Art lang ang naglalaro dun eh. Saka coach, dalawa lang big mo nun tapos parang apat na gwardya. Si Jun Bonsubre. Sabi ko, Jun, isa lang ipangako mo sa akin. Di bali, huwag ka lang gagraduate. Opo, coach. Ako pong bahala, coach. Pinapangako ko. Third quarter, graduate na eh. Pero siguro nga. Saka, makakala ko sa education. Wala yung hindi gagraduate. Yung nagpapadraft siya. Tama sa draft. Nagpapadraft siya ngayon. Nagpapadraft. So, naalala ko lang, na nalaman ng mga teams na 6 lang kami, wala pa kasing kalaban. Kasi nga hindi alam kung, kasi kung nilima or 4, hindi na siguro pwede talaga yon. Kung 5, siguro hindi na talaga pwede. Siguro kaya ginawang 6 eh. Para may sub. Para lang matuloy. Pero technically, 6 is not allowed. Kasi nga, 8 minimum. Eh. Wala. Sabi ko, ang pinakamasakit, I did not allow the players to practice anymore. Kasi, hindi naman sila maglalaro eh. Kasi nung nag-iinsayo ako ng buo, syempre may starting unit ka. Meron ko second unit. Eh wala nga sila dun eh. Si Art lang ang nandun. So, as a staff, nag-usap kami, sabi ko, hindi ba malupit sa mga bata na huwag ko muna silang papuntahin? Sabi ko, kasi hindi tatapang itong matitira dahil hindi naman sila napapasok. Sabi ko, tignan mo na, bago ko sila naipasok, kalahati na lang ensayo. Kasi yung repetition eh, 1, 2, 3. Minsan hindi pa nangyayari yung 3 pag correct ka ng correct sa 1 at 2. Eh, baka magalit naman sa'yo yung mga bata. Sabi ko, dalawa lang yan eh. It's either tambakan tayo ng 100. O sabi ko, lumaban tayo roon nang may laban. Sabi ko, pero kung hindi natin sila mapapatapang, definitely, hindi pa tayo makakarating doon. Talo na tayo. Kasi wala nang lakas ng loob yung mga yan. Sabi ko, ensayuhin natin. Kasi hindi rin ako marunong mag-ensayo ng 6 eh. Sabi ko, makita ko na. Dahil hindi pa ako nakapag-coach ng 6. Sabi ko, 8 siguro, pero 6. 6 na 5 yung bagito. Hindi ko siya pero bagito talaga.
Anyway, it was something that was made special by them. Hindi naman ako eh. Correct. Ang naman sabihin ko, grabe rotation ko. Grabe strategy ko dun. Grabe planning namin. But it was common lang natin. This, a week or a few days after, di ba? So, yung mga bata talaga ang nakagawa ng paraan. Saka tinambakan naman nila ang San Beda noon eh. Tambakang Lamang Arellano, 20. In fact, paubos na yung timeout ko sa first half. Kasi binubulungan ako ni Coach Harvey. Sabi niya, pre, kaya paparoon, huwag ka timeout ng timeout. Mukha lang ka ng timeout. Sabi sa kanya, mamili ka. Tapos na tong laro sa first half o maubusan tayo ng timeout. Sabi ko, eh, nag-run na eh. Sabi ko, 10 na eh. Timeout! Pagbalik, 20 na timeout! Sabi ko, huwag lang natin paabutin ng 30 bago matapos ang half. Kasi mahirapan tayo makabalik. Sabi ko, tapos, huwag kayo tumakbo. Bagalan nyo lang. Sabi ko, paghalan nyo lang. Pero importante, tumagal tayo ng second half. Sa second half, kayuri natin. Sabi ko, dahil, sabi ko, sa paniniwala ko, huwag kayong matakot na tumatama sila sa tres. Kasi hindi ako bumitaw sa zone. Naman choice ko. Anin, bang, bang, bang. Sabi ko sa kanila, maski ito, maubos din yan. Tama yan, mga yan. Wala pa akong nakitang pinakamagaling na shooter kay Alan Kaidik. Sabi ko, hindi pa tumama si Alan Kaidik ng mahigit 20 three-point shot sa isang throw. So pag hindi sumablay ang batang yan, yan ang magiging pinakamagaling na shooter sa buhay. Pag nakashoot, wah! Gumagano sa ano eh. Kasi tambak na kami. Sabi ko, sa chance nyo lang. Sabi ko, in fact, kung gusto nyo, huwag nyong bantayan. Sabi ko, tayuan nyo lang. Pag pumasok, walang problema. Ako may kasalanan. Pag hindi pumasok, tawanan nyo. O alas-alas kayo, tawa-tawanan nyo. Bigyan nyo ng ano, space para makatira. Sabi ko, sasabihin ko sa inyo pag i-challenge nyo. Kasi magpapalitan ng court eh. Until sa, unti-unti na silang sumablay. Tapos habang bumababa yung lamang, nakikita ko yung kalaban, tingin sa score. Basta sabi ko sa mga bata, huwag kayong tatakbo. Tatakbo lang kayo on a turnover pag sure na layup. Kasi 5 na lang eh. Kumradyo. Magic. Big man pa naman. Sentro si Art. Tapos nakasona kami. Pero yung sona namin ganito lang kaliit. Kasi nga sabi ko, pag sumablay at hindi mo ma-rebound, dalawang 24-second shot lang ang didepensahan mo. Dalawang offensive rebounds, tatlo. Eh wala nang matitira. Sabi ko, tagayin lang natin. Kung madidikit natin, sabi ko, may chance tayo. Kung mabababa natin yan ng 10 sa dulo, sabi ko, naniniwala ako may chance tayo. Subukan lang natin, wala mga wala. Wala lang gagraduate kasi 5 na lang. Yun lang ako nakita pag tingin ko sa side eh. Mas marami pang coach eh. Mas marami pang coach. Tapos pag tingin ko si Jimbon Subra, nakatakip ng towel, sabi ko talaga kay Benji, halika rito Benji. Hindi ba siya nang division? Kau siya ako yung sinabi ko naman siya. Kasi may TV. Sinabi ko naman siya, brother. Pinagmumurakon. Ngayon doon na lang. Wala na tayo magagawa. Sige na. 5 lang. Bumabayan, bumabayan lamang. Tapos na pre. Nararamdaman ko na kasi tingin na sila ng tingin sa score. Tapos nagkakamali na sila. Yung kasi battle na. Ano eh. Kumbaga, dapat tambakan mo. Nagkakamali sila ng walang bantay, ha? Kasi talaga sa'yo, huwag yung bantayan. Wala lang lulusok. Wala lang layup. Sabi ko, masushoot nila sa labas. Sabi ko, shoot nila. Shoot nila sa two-pointer. Nandun kayo. Yung contest. Pero walang layup. Harangan nyo. Parang patintero lang. Kasi hindi ka lang makagimplan ng maayos, eh. Coach, ang dano, no? Ang daling mag-coach ng ganong laro, no? Actually, mas madali. Oh, wala ka ng sub. Wala ka ng timeout. So, pero wag mo na lang yung play. Masigit, pero wag mo ulitin. Hindi naman lagi. Hindi naman mas madali. Mas madali lang sa rotation. Walang magtatakbo. Pero eventually, those players did not play long minutes after that. That's just Art lang ang nakapaglaro ng ano. But they were happy because I think that is going to be immortal as far as the community is concerned. Even up to now, yan ang tinatanong sa akin. Super 6. So ngayon, ka nakikita ko si Jun, sabi ko, halika nga dito. Coach, magaling na ako. Oo nga, tutuwa ako sa'yo talaga. Sabi ko, pero naalala mo. Sabi ko sa'yo. Sabi ko, sorry talaga. Hey, Coach, masasapal ko. Paano mo masasapal 6-7 yun? Sabi ko. Kasi hindi pa nga siya nakakapaglaro masyado. Ayun, sila ano yan.
si Lodovice, Abarcar, Villaruz, Alde, Villaruz, Bonsubre, Art de la Cruz. Ayun nga, si Dave Moralde? Dimo. Si Dave Moralde. Naglaro na UP. Kasama sa doon. Oo. Sayang yan. Dapat nasa San Miguel na yan. Nakapirma na sana. Nag-draft siya, but eventually did not make it. Sayang, sayang talaga. Yung timing na naman. Baka kung ngayon siya nagpa-draft, would have made it. Timing. And one last question, Coach, about yung coaching mo sa Sandeda. Kasi may rumor before na pagdating mo daw ng dugout, di mo na pinapapasok si Coach Benji. Benji? Oh, kasi daw pag nagbibigay ka ng instruction, sa tatawa ka daw. Hindi. Iba na daw yan. Ano mangyayari yun? Eh, wala pa ako, nandun na siya. Pangalawa, maski anong mangyayari sa amin ni Papa Bear, hindi kayo mag-aaway niyan. In fact, alam niya pag kasi most of the time, I don't know kung ganun din yung other coaches. Hindi ko alam. I'm speaking for myself. A lot of coaching is acting. Okay? Acting as if you know you're right. Acting as if as if you're very confident in what you're doing. Most of the time, hindi mo rin naman alam kung gagane. Trial and error. Yes, may game plan. Pero i-correct mo yung game plan based on what you're seeing. Kasi may game plan din yung kalaban. Pero kung makaganin yun dun sa gilid, akala mo, alam mo, di ba? Alam mo yan. Time out. Pero sa loob mo, mali. Hindi, totoo yan. So lahat siyang pinoprocess. Kaya nakakapagod. So pinoprocess mo, saan ako nagkamali? Paano ko i-correct? Nang mabilis. Diba? Kasi yung adjustments in-game, magagawa mo lang sa timeouts, konti lang, saka sa half-time. Mm-hmm. Yun ang pinakamahirap matutunan. Yung game plan, everybody can do that kasi susulat mo lang yan. Correct mo yan. Yun ang mahirap. Kaya nga sabi ko lahat siyang acting. Kasi pag tinignan mo yung score na yan, gaganon yung mga coach, di ba? Gaganon-ganon. Pero sa loob-loob niyan, patay! Tingin mo ganun, imbes na nag-cheacher, minumura ka na. Patay! I'm out. So, yun yung ano. Kailangan makumbinsin mo yung sarili mo na kung ano man yung mali mo, kahit tatama mo. So, si Benji, kaya ako sinama yan kasi malaki paniniwala ko na he is an even better teacher than me. Because I cannot teach the knowledge that he has. Diba? I was never a PBA MVP. Diba? I never played above the rim. Diba? Napag-aaralan ko yung galaw nila Alvin. Nakita ko how they did it. Kaya kong ituro, pero I cannot teach it the way he does. Diba? So, saka, at that time, gusto ko siyang bigyan ng break. Pero talagang matatawa ka sa kanya dahil maski, diba, nagagalit. Pati yung galit-galit ng coach. Sa akin, ha, planado yun. Mm-hmm. Plano yun. Okay, magugulat, ha. Kasi kailangan ganito. Okay. Paplano yun. Ngayon, pag nagalit ka ng galit ka, it's on you. Mm-hmm. Sa akin yun. Hindi ko alam yung iba. Sa akin yun. Pero pag nagalit ako, planado yun. Gagawin ko na talaga yung araw na yun. Kasi it's either hindi sila late sila, absent sila, o tawa ng tawa, di ba? Pero si Benji, mas kaya gawin mo talaga magpapatawa yan. So yung sa ano, nakatatawa talaga ako sa'yo, pero wala sa akin yun. Wala sa akin. Hindi ko pwedeng gawin sa kanya. Hindi ko gagawin sa kanya. Hindi ko pwedeng makita ron. Dahil, syempre, tensionado ko eh. Diba? There's a lot of tension before you go into a game. Nakita ko sila Javi, sila Vinunan, sila Coach Ben, sila Patrick Tran, sila Coach Boy pala. Sana relax ako din. Alam mo, may mga kasama ka, may mga kakampi ka. Lalo na siya, pag nag-ano ako, nakikita ko, mga ganun-ganun yan eh. Nagpapatawa eh. So, pag ano, na-master ko na rin, hindi ako tatawa. Pag ano, tatawa ako, pero magbibiro kami. But it's no secret na he's a very good teacher. Saka, hindi ko gagawin sa kanya. Hindi ko pwedeng gawin sa kanya. Urban legend pala yung coach, ha? kasi isa lang ginagawa namin. Before the game, we have a mass. So, I try to let them come in an hour before. Coaches can come in before or less time inside dahil may mga trabaho nga yan. So, doesn't matter. Basta
minsan late sila, walang problema sa akin kasi basta nagawa nila yung trabaho nila before the game, naiintindihan ko din. Hindi ka naman magubuhay sa sweldo ng assistant coach. Eh. Diba? Bawalan mo pa magtrabaho yan. It's mariyote. So, yun yun. Pero kami, never had any problems. Yes. Inutangan ko nga eh. Hindi, in fact, after wala na ako na nandun, stayed. Yeah. For a year or two. Well, talaga nga namang kakaiba yung naging career talaga ni Coach Ron. You know? Yun. But for now, we go to our segment, which we would like to call Karambolan. Yan. Where we will listen to the opinions of our sportitos, the opinions that they have on the different topics that I will present to them. Tonight, isa lang ang topic natin. Ang importante lang na they should come up with out-of-the-box ideas tulad nga ng parating sinasabi ni Mr. Excited. Kaya nga wild eh. Yon, all right. Yon. And then this week, medyo iti-tweak natin yung format natin ng onte. Aside from giving his own ideas on the matter, si Coach Ronnie will also be in charge of awarding the 1 point. So siya yung mag-award kung sino nanalo, kung sino yung may best idea or wild idea or topic sa mga regular sportitos natin. Oh, kasali rin kayo, Coach. Magkaano rin kayo? Hindi, makakabawi din ako. Pwede ba ang winner may fan ko? Bibigay pa si Coach Ronnie. Yun. Okay, but anyway, just remember mga kalaro, wag nyo sobrang seryosohin ang mga sinasabi namin dito mga sportito. These are just ideas that come up habang nagkakwentuhan kami. Okay, so everybody set? Ayun. Okay. Ito na ang ating karambola topic. Yan. Okay, so si Coach Ronnie was part of one of the most formidable dynamic duos of the PBA. The PBA has ever seen, with each player's game, katulad nga nung sabi niya kanina, complementing the other perfectly. Ang tanong, aside from the duo of Magsanok and Paras, sino pa sa tingin ninyo ang pinakamagandang tambalan ng players sa PBA all time? Wow. So, who wants to start? Eh, syempre, yung lagi kong napapanood na lang. Alvin Patrimonio, Jericho Dinera. Okay. O bakit? Huwa? Hindi kasi parang walang inggitan. Okay. Walang sapawan, walang inggitan. Tapos nag-compliment din sila kahit na pareho silang front court. Like sa defense, more of defense si Jerry, Coach Jerry. Tapos si Alvin bahala sa offense and leadership, mga ganon. Tapos halos hindi na sila naghiwalay yan. During the latter part na lang nung career ni Coach Jerry na trade siya from Pure Foods. So yun ang pumapasok sa isip ko eh. How long ba yung naging tambalan nila ni ano? Coach Jerry Tantap? Hindi ko alam yung tip. Hindi ko alam yung exact, pero kung si Cap naglaro ng mga 16 or 17 years, siguro mga nasa 12. Nag-mobiline si Jerry, di ba? Oo, nag-mobiline. So, yun ang naiisip ko pag tandems eh. Mm. Okay, so yun yung kay Farley. Kasi, ito, honestly, no, ang dami kasing tandems, daming teams that you can choose, di ba? You know, right up there from Senator Jaworski to Francis Arnaiz, yung mga ganyan, right. Senator, mga ganyan, di ba? Ako naisip ko yung sa tandem that worked the year that napahilig ako lalo sa team na to. This is a team that featured lots of role players but featured one superstar power forward and one up-and-coming point guard who established himself at the time na yun. Rosella to Asaitono. To San Miguel. San Miguel. Perfect compliment. Diba? Kasi si The Bull, siya talaga yung scorer ng team na yun. Amador. And all since quote-unquote jump, talagang hanap mo na ways, bigay mo yung ball kay and then take the open shot if there is one. And si Olsen worked in the shooting that year. Talagang umangat siya after being released from Pure Foods, nandun siya napunta, di ba? So offhand, kasi marami tayo. Sila yung for those magical 3 or 4 years that they were together.
ibang klase yung tandem na yun. I don't know if people will remember na tandem sila nung time na yun. Pero ako, for that moment, since we're kind of thinking about Wild, ano, predictions ako, asa yung Toronto Rasayla at doon yung Jersey San Miguel days. Mm. Okay. O, Coach Noy. Medyo nag-research ako. Aminin ko na. Nahirapan kasi ako mag-isip. Nahirapan talaga ako mag-isip. Dayo. Kasi sobrang dami. I mean, pero yung so para talaga to be true to my yung generation ko ba? Yung yung pinagmulatan ko na talaga. Like, San Miguel, yung dalawang Danny. Si Dynamite, Danny Siegel, tsaka si Danny Demolition Man, Ildefonso. Wow. Parang yung tandem na yan, napaka sobrang unstoppable yan. I mean, they're not necessarily complementary. Dahil, you know, si Danny Ay plays sa ilalim, si Danny Siegel, he can shoot from the outside, he can penetrate, he can post up. So marami silang redundancies. Mm-hmm. Pero, ang sakit sa ulo yun for any team to try to stop yung tandem na yun. Yun. Well, yung recent memory, I mean, I guess, yung pinaka naging popular recently na tandem would be Fast and the Furious. Kagiwa, health and brand. Pero yun, ako for me talaga, siguro sa naalala ko, aside from yung sinabi ni Gary na actually, it's not a popular tandem duo. They were never tagged as a duo. Pero yun yung perfect complementary players were Rasayla and Nelson Asaitono together with the Merry Men. the team of role players who just fit in. Pero yun, sa akin yung the two Dannys. So yun. Oh, bago ibigay ni Coach Ronnie ang winner. Coach Ronnie, para sa inyo, sino naman ang best duo aside from your partnership with Benji? Para sa akin kasi, pag sinabi mo ang best duo, yun yung may recall eh. Diba? Mm-hmm. So, pag sinabi mong dalawa, may dahilan kung bakit yung dalawa. Diba? Pero tama rin naman yung reasoning ni Noy. May not be complementary players, but because they're so good playing together, they're perceived as a good tandem. Pero sa akin, babalik ako yung sinabi ni... Sino yung nagsabi ng Sonny Jaworski at Francis Arnaiz? Ako, kami ni Farley. Kami. Kami lang umabot dun. Pero tama yun eh. Kasi yun yung una ko talaga na nakita na may teamwork. Oh, kasi... Agree. Ang crisp pa kasi... Batman and Robin. Iba ang rotation eh. Iba-iba ang starting unit. Yung iba minsan sa second half ipapasok. Pero ang Toyota, isa lang yun eh. Mm-hmm. Sorry, isa lang constant doon. Jaworski at Arnaiz, tatlo pala, at Ramon Fernandez. Oo, so, unang-unang. Solid yun. Pero what comes to mind, aside from the Fast and the Furious, na I think that yun yung pinaka-tandem na natatandaan ko after our generation, is Patrimonio and Codiniera. Kasi, and that goes also from, yun nga, ang mga nakakausap ako through the years na kasi sino nga yung tandem? Kasi bihira nga eh. Di ba? Kadalasan, may magaling. May star. May superstar. Huwag na natin isama yung Merry Men dahil winners pa rin siya. Merry Men mo eh. Anyway, joke lang. So, yung ano, agree ako doon sa Coach Sunny at Francis Arnaiz. Tapos yung Jerry at Alvin. Kasi may pinanggalingan yun. Pati commercial niyan, Jerry Alvin yan eh. Actually, Jerry Alvin Jolas. Kasi nga, naalala mo, sabi ko, gustong-gusto ko pagpapabilang sa Pure Foods noon. Pati yung commercials noon, nilakap, gustong-gusto ko yun. Kasi nga, kasama yun sa mga napag-usapan namin. And I think that was a reason why, pati yun sa commercials, yun sila yung magkakasama. Nakasiris yan. Hindi ko alam kung mahanap pa. May mga bata silang bubuhati, natuturuan. So, doon nag-start yan. So, kaya yung recall, pag may patrimonyo, laging kasama si Codiniera. Kung ang bida ay si Alvin, ang kanyang Robin ay si Jerry. Mm-hmm. And that the only tandem that eclipsed that for me was the Fast and the Furious. Yun lang natatandaan kong tandem talaga. Wow.
pag pinagsama, talagang kagulo. Mm. Yun lang sa akin, di ba? As a fan also of the game. As somebody who's been there on the sidelines, watching them play against them and watching them again as a coach. Oh, okay. So, tama bang conclusion, coach, na ang best idea for tonight's karambola ay walang iba kundi si Dom Romantico, Farley Aguila. Yan bang, kung yung moniker din, mapapatunayan ay nagwagi sa social media. Hindi dahil sa mga kaibigan ko si Alvin Ruggiero, pero yun talaga yung na-recall ko, recall ko na tandem. Na tandem talaga. Kasi normally dati, ang hinahanap mo is Stockton to Malone. Mm. Tama, di ba? Lumaki si Jerry. Pero di ba, pag nalulunod na si Alvin, sino ba yung papasahan? Napantay ba nung magaling para hindi mabubugbog si Alvin? Sino ang gagawa? Si Jing yun. Di ba? Si Jing. What will gets majority of the accolades? Si Cap yun. Pero hindi mo rin naman masabing mapag-champion ni Cap ng ilang beses yung Pure Foods kung wala si Jing doon. No. Sinabi ko. Yun. Well, to be fair, to be fair, if you talk tandems, ako talaga automatic si Coach Ronnie tsaka si Coach Benny. Pero yung romantic ko na moniker, hindi ko na makakalimutan yan. Matulog. Coach, bininyagan lang ako ng tatlong yan. Wala. Actually. Hindi, bininyagan ka ng guest natin. Guest. Yung Tarik. Si Tarik. Pag naglaro na ulit, pag nawala na yung health crisis, pag naglaro na kami ulit yan, lagot yan sa akin. Yan na ang ano niya. Yan na ang moniker niya. Okay. Pero galing pa rin ni Coach Ronnie talaga pa naglalaro. Ang dali ng basketball. Kahit pick-up game lang. Pwedeng-pwede pa. Baser mo lang ako eh. Galing yan. Nakakamiss na nga laro natin. Darating din yan. Darating. Tsaga lang. Sipin mo, magkatulay, naka-face shield. O, oh, diba? Diba? Mag-pump up yung... Naka-PPE. Ganun, matakbo ang gano'n. Naka-face shield, saka naka-face mask. Ang hirap. Ang hirap magturo. Hirap. I can imagine. Yeah. Yun. At, and there you have it. So, ang nanalo ng ating karambola for tonight, bragging rights ang kanyang prize. Si Uy, funky pop. Marami doon kay Coach Ronnie. Anong funky pop? Anong funky pop? You know? Ice cream? Ano naman ang funky pop? Parang funky ice cream. Sige, hanapan natin siya ng funky pop. Parang funky ice cream. Pop. Parang ice cream. Yun. Okay. At dyan na naman magtatapos ang isang episode ng Laro-Laro Lang. Yon. We would like to thank our guests for Tito, Coach Ronnie Magsano for gracing our show for tonight. Coach Ronnie, baka may gusto kayong ipaalam sa ating mga manonood or mga ikanga ni Farley, mga televiewers, or baka may parting shot kayo para sa kanila, or baka gusto niyo ring batiin ng Happy Valentine's ang inyong wife, no? Eto na kapula. Katabi ko lang misis ko eh. Hi, Bing! Dahil, hello. Officially, kwarto niya to. Gusto ko lang magpasalamat kay Farley dahil thank you, Coach. At hindi nakasama. Of course, for all of you na ngayon ko rin lang nakilala, Joel, Noy, and from Nova Scotia. Gary. Wow! Maraming salamat. It's a pleasure. No? It's always nice meeting new people, but more than that, yung sa panahon ngayon, ang hirap eh. Makakukwentuhan, tumawa, okay na yun. Di ba? Go to another day, no? So, it's 2 hours of laughing, sharing stories, di ba? Sharing honest thoughts. And that's more than enough, no? I'd just like to thank all of you for having me tonight. And to all your viewers, followers, listeners, keep on staying safe. At ulitin ko, lagi kong tinatandaan, maski hindi natin nakikita si Jack Ma, the biggest battle since last year is just to stay alive, no? So stay safe. No, correct. Yes. The finish line is almost there. But syempre, pag malapit na sa dulo, mas nalong delikado. So be careful.
we just had our second swab test earlier, and hopefully we get another negative result tomorrow. So that is the 13th swab test since the first time we had it last year before the bubble. So until such time that the vaccine comes along, we all take care of your families, and let's try to help each other. Ganun lang kasimple. Mrs. Ko, sawa na sa akin yan dahil ilang taon na kami magkasama. Hindi naman niya ako nakakasama dati ng mahaba eh, pero ngayon araw-araw, di ba? Something that we have learned in the last 11 months na, no? 11 months. So, 11. Thankful to have been invited and for all your future guests. I'm sure they'll be having a nice time. At saka ituloy nyo maski na hindi na pandemic dahil this is something that's for friends, di ba? At saka hindi naman pwedeng mag hindi naglaro, hindi pwede magkwento, hindi pwede magpakwento, hindi pwede magsama-sama, di ba? It's about insights, it's about opinions. And for as long as everybody's game, everything is fair, why not? So thank you. More power. Thanks, Coach. Please pray for the PBA community that the conference will open soon. And of course, let's wait for your next favorite tandems and your next favorite players. But for now, we say we're trying to get prepared the best way we can. But more than that, we are also trying to all stay safe and alive for each other. Yun lang naman. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. Thanks, Coach. Well, thank you, Coach. And ituloy na rin natin mga parting shots, starting with Mr. Excited, Gary Villanueva. Okay, thank you. Maraming salamat, Coach. It's an honor to have you as our bisita dito sa kwentuhan namin as a sports tito. Maraming salamat din sa iyong may bahay. Pinagamit ang kwarto mo na yan. May mapagkwentuhan tayo. Maraming salamat, Mrs. Magsanok. Napaka-formal eh. No? Mrs. Magsanok, maraming salamat po. And hello, si Coach, pag narinig mo, no? Parang hindi mo maniwala, Coach, yung napakalumani magsalita. Eh, no? Parang talagang nahihiya kang hindi gawin. Pag may pinagawa siya, nahihiya kang hindi mo gawin. Eh. Napakalumani. And sa lahat ng ating mga may bahay, sa may mga special someone, Happy Valentine's Day. So, Happy Valentine's. Oy! Oy, di ba? Happy Valentine's Day. To my wife and to my daughter, Happy Valentine's Day. And to everyone out there, I will repeat what Coach Roy said. Please stay safe. Continue to pray for the PBA community and for everyone else to matapos itong pandemya to. Alright, so from Canada, for today and for tonight, this is Gary V. Signing off, eh? Hey. Yon. Sunod naman natin si Coach Miron, Noy Africa. Yun, of course. First of all, maraming salamat sa ating guest. Ako kasi coming from San Beda, this is one of the, you know, one of the persons I'd have to look up to. Especially since before, after high school, I went to UP for a while. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero yun, I mean, that progression, San Beda, UP, hindi ako naglaro ng basketball. I did a bit of coaching for San Beda. Actually, Coach, the year you were head coach for the seniors, I was with the Red Cubs. Bali, si ano yun? Hey, Britt. Si Britt. Coach Britt, yes. Si Coach Britt. Yes. Okay, Britt. So yun, Coach. Tapos yun nga, when actually we didn't really touch on it, your sports, your being a sports broadcaster is... It's really something that I've always been amazed na you explained it earlier why you know so many sports. Kasi parang anong ginagawa ni Coach Ronnie sa volleyball? Anong ginagawa ni Coach Ronnie sa ganitong sport? Parang and he knew what he was saying. So it's something na I'm very I admire about you as a sportscaster. Thank you. Tas, yun. Tas yung sinabi mo, Coach, kanina, nasabi mo even after the pandemic ituloy namin to. Coach, kahit walang nanonood sa amin, itutuloy namin ito. Itutuloy namin ito. Hindi ba namang nanonood sa amin? Nakapalang mga mukha namin. Gagawin namin ito every week. Basta usapan namin, may kasama kang isang manonood para may lima. And yun, and finally, yun nga, for everybody, please stay safe. Please protect yourselves with that way, when you protect yourself, you protect everyone around you protect your family. Yun. So just stay safe. Wag masadong seryosohin kami
Pero yung COVID, please, seryosohin na natin. Laro-laro lang. Yun. And of course, hindi magpapahuli. Si Mr. Pasabog, Farley. Agila. Nawawala ko ito po eh. Tama na. Huwag ka na gumalaw. Pangit. Okay. Thank you very much, Coach Ronnie, sa pag-guest sa online show namin. Tapos, sana talagang marami makapanood ng mga players or upcoming players or even young players. Sana, tapos, gawin kang role model because you're one of the most humble players na kilala ko. Basta talagang sana maraming makakuha nung style mo na despite all your accolades and achievements, you remain so humble. Yung sabi mo kanina, swerte ka, ganun. Tingin ko you're blessed because of your humble way of taking things. You're blessed na, yun nga, yung sabi mo, yung right timing sa mga career mo, and then when you stopped playing, you went to coaching. Yun. Tataka nga ako, Coach, wala kang basketball school o clinic pa eh. Sabagay, masyado ka ng busy. Dami ka ng racket. Nagkaroon ka pa ng ano. Ayan, may school. May school na eh. Yan ang full time niya. May Star Wars pa. Yan. Yan dito yung mga, yung pitcha ng basketball. Diba ko rin nung apo ko eh. Yan. So, yun, thank you very much. And yun nga, sabi niyong lahat, stay safe. Yun nga, stay alive. Okay na tayo. Yun lang, just stay alive. Sa konting tiyaga na lang, konti. Mag-one year na tayo, pero konting tiyaga. At makakaraos din tayong lahat. Thank you, Coach. Anytime. Thanks, guys. And happy Valentine's. Sa mga nang iinggit dyan, bahala kayo. Okay. Yeah. At ako naman si Chief Bisdak Joel Parcon wishing everyone a happy Valentine's weekend. Please show us some love by liking this video and sharing it to as many of your friends as you can. Like niyo na rin yung aming page on Facebook. It's fb.com/larulang.ph and on Instagram, it's at larulang. And I will leave you with these words of wisdom kuno. Kung kami dito hindi nyo dapat siniseryoso, ang pag-ibig hindi lang yan laro-laro. Once again, this has been Laru Laru Lang. Wow. Stay safe, everyone. Wow. Good night. Wow! Parang may hugot.